Kaya ko sinasabi sa inyo yun, yung mga nakaraang buhay ko, para gusto ko lang ma-inspire kayo. Gusto ko rin malaman ninyo na ang hirap talaga ng buhay. Mahirap yung buhay ko dati. No, kasi kaya ko sinasabi mahirap. Kasi ngayon, medyo nakakaahon ako dahil sa YouTube. So, paano ba binago ni YouTube o ng social media yung buhay ko? Grabe, alam nyo guys, kayo ha, mga Boreas vlogger, especially yung mga monetized na dyan, napakaswerte ninyo kapag na-monetize na kayo. Lalong maswerte kayo kapag nakatanggap na kayo ng unang sahod. Dahil, ang mga vlogger, no, kayo mismo ang gagawa ng pera ninyo. Ako, ang sahod ko natin ay 30,000 nung driver. Siguro, sasabihin ko sa inyo to para ma-inspire ko kayo. Siguro kung lahat ng mga nag-vlog, parang... Ang pinakamalaking sinahod ko nung kasagsagan ng pandemic, yung kalakasan ng views ko ay sumahod ako ng... Lahat ng lakad niya, siya'y ating subaybayan. Charity, libreng gupitek, magiging masaya ang kalooban ng kapapilipino at mga kababayan may mabuting puso. Please rise and give our applause to our guest of honor, Mr. Jopper Islam! Ayan, si Idol Jopper na yung tinawag at... Murat lang! Naka-record ba yun? Dapat yung live! Ayan o! Ayan na si Idol! Still lang! Magkala lang, gusto ko sana mag-Bisaya pero... Kasi Bisaya din ako, mga Bisaya naman lahat dito. Pero magta-Tagalog na lang ako kasi... Marami din tayong mga viewers na mga Tagalog din para hindi na mahirapang maglagay ng mga subtitle para maintindihan agad ng mga viewers. Hindi ko talaga inasahan na ganito ang mangyayari. Pati ito, sabi na dyan, mag-ingis na lang kami dito. Una-una gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil sa binigay niyang mga blessings sa buhay, sa lalo sa akin, at saka nagre-reflect siya sa ibang mga tao. No, katulad sa inyo, no, salamat sa pag... Yan, yung... Ano yun? Sword Family, maraming salamat sa Boreas Vlogger. At salamat sa mga sponsor, banggitin ko lang sila Gianli, USA Vlog. USA TV, Gianli, maraming salamat. Si Sir Iman, at saka si... Kumpare ko, si Berkabs. Yan, at... Maraming salamat po kay Mayor Maxim Lazaro sa pagdalo dito sa activity na ito. Kinakabahan ako! First time ko to eh! Hindi pa lang nakapagsulat! siguro kung ano man yung mga sasabihin ko ngayon tungkol lang sa pagbablog, wala akong sasabihin na dapat ito ang gawin ninyo. Hindi ko sinasabing ito, ganyan, dapat ito. Kung ano man yung maririnig nyo sa akin ngayon ay based lang sa nangyayari sa buhay ko bilang isang vlogger. No, una-una sa mga hindi pa naka-follow sa buhay ko noon, ako po ay isang, nag-start po ako ng boy sa isang bahay. Naging boy ako sa isang commercial building. Tapos, naging janitor ako. Tapos, naging... delivery ako ng drive by yung motor, no? Mga frozen products, tapos naging pahinante ako hanggang naging driver ako. Tapos, hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral. So, nung nag-drive ako, uulitin ko lang, nung boy pa ako, gusto ko talagang nangarap ako na umasenso sa buhay. Kaya lang, iniisip ko, wala akong pag-aaral, so ang... Ginawa ko na lang, parang gusto kong i-level up yung trabaho ko. So from boy, gusto kong tumaas yung sahod ko. So ang sahod ko nun ay 3,000 a month. Nag-janitor ako. Nag-3,500 yung sahod ko. Tapos hanggang sa nag-delivery boy na ako, tumataas na yung sahod ko. Naging pahinante ako. So nakakahalubilo ko yung mga driver sa Maynila. Malalaki ang mga sahod nila, kaya gusto ko rin maging driver. Kasi malalaki yung mga sahod, tapos parang nagda-drive ng mga magagandang sasakyan. Kaya, nagsigap ako na kumuha ng lisensya. No, kumuha ako ng student permit, nag-non-pro.
lahat ng proseso sa pagkuha ng lisensya, dinaanan ko yan sa MTO, nag-exam, nag-practical ako. Yung proseso talaga, dinaanan ko yan. No, hanggang naging professional driver ako, nakakuha ko ng lisensya na professional. So naging driver ako, hindi ko kabisado ang Metro Manila. Nagsikap din ako ng sarili ko lang, inikot-ikot ko ang Metro Manila hanggang nakabisado ko. Pero bago ko nakabisado ang Metro Manila, pumasok muna ako ng pagdadrive na ako ang mismo ang nag-offer sa isang mayaman na naging amo ko na kahit ang sweldo kayo 4,500 basta papasukin nyo lang ako ng trabaho. So tinanggap nila ako, ginawa pa akong 5,000. So nagustuhan na naman nila yung performance ko tapos hanggang sa nagiging kabisado ko na yung Metro Manila hanggang sa medyo gumagaling-galing ako sa pagdadrive. So hanggang sa dumami na yung naging amo ko, tumataas ang sahod ko hanggang sa sumahod na ako lang kulang-kulang 30,000 a month. Itong pinakahuli kong naging amo kasi big time mayaman yung naging amo ko. So ang sahod ko plus yung mga overtime tapos pag nag-out of town kami, umaabot siya ng ganun, mga 30,000 ang sahod ko. Tapos iniisip ko nun, kahit na medyo malaki na yun eh, yung sahod ka ng 30,000, so may pamilya na ako, wala pa rin akong naipon. No, wala akong naipon, nagkakautang-utang pa rin ako, ang ginagawa ko pa rin para ma-ijalibi ko yung mga anak ko. Kapag binibigyan ako ng pangkain ng bus ko, halimbawa, pupunta siya ng Shangri-La para mag-dinner or mag-breakfast, binibigyan niya ako ng 200, minsan 150 para pangkain lang. Ang ginagawa ko doon, tinitipid ko yun, minsan hindi ko binibiliin, tinitipid ko siya, binubulsa ko, hindi na ako kumakain minsan. Minsan bumibili na ako ng Skyflex para pangtawid gutom, tapos pag-uwi na, minsan ka na ako kakain. Minsan naman, tatanggapin ko yung pera, tapos uuwi ako saglit sa bahay, kakain ako, tapos sinisave ko na yung pera. Tapos yung perang yun, iniipon ko. Brown out pa. Ang ganda na sana ng speech ni Idol Japper, kaso lang nag-brown out mga kabarbers natin diyan. Yun, naputol yung mga vlogs namin. Yun. At siguro nag-change power lang. Ayan. Yun. Mamaya, babalik naman yan. Ayan, at abang-abang na lang po. Ayan mga kabarbers natin dyan. Ay, na-brown out at si Idol Japper ang sasalita kanina. Siguro, mamaya na papatuloy yung speech niya para sa kanyang kung kailan siya nagsimula at ang mga pinagdaanan niya at sa hanggang sa ngayon po. Kaya mamaya na lang po siguro papatuloy yun pag bumalik na yung kuryente. Yun. Naputol tayo kanina, nung pihuli sinabi ko. Doon sa nag-save ka na ng, nag-save ka na si... Yung pera na, Sa pera na, Dol, sa pera na. Yan, sa brown out kasi. Yan, so ituloy na lang natin. Sa pera na yun, Dol. Yun nga, pag binibigyan ng pera ni Sir, binubulsa ko yun, tapos pagdating ng Sabado ng gabi, o minsan, madaling araw ng Linggo, mga alas 12 na, naiipon ko siya. So minsan, nakakaipon ako ng 1,000, minsan 500, pero kadalasan, lumalagpas siya ng 1,000 pataas kasi malaki magbigay ng pangkain yung boss ko eh. So ang day off ko, once a week, every Sunday. So mula sa Maynila, umuwi ako ng Subo. Medyo malayo, minumotor ko lang, nung nagkaroon ako ng motor, pero dati nagbabas na ako. So mahirap po siya. Tapos, pag uwi ko ng Subo, may pang Jollibee na ako sa mga anak ko kasi ang mga anak ko lagi nanghihingi ng Jollibee. So yun, nakakatipid ako, hindi ko na babawasan yung sahod ko para pang treat ko sa mga anak ko dahil nga dinidiscountihan ko yung mga binibigay ng boss ko na pera pang kain. Pero ang sinasakripisyo ko naman nun ay yung nagugutom ako, hindi ako nakakain ng maayos. No, Skyflex lang, okay na, pang tawid gutom. Hanggang sa, yun nga, meron ng social media nung time na yon. Ako kasi, kumakanta ako, marunong mag-gitara. So, salamat kay Lord na binigyan niya ako ng talent pagdating sa music. So, nagkukompose din ako ng kanta at gumagawa din ako ng mga parody. Ang parody, yun yung babaguhin mo yung lyrics. No, kung sino man yung nakapanood nun. Sinubukan ko, may nakita akong shoutout kay Vic Di Sukatan, a Bisaya a vlogger sa Negros. Napanood ko siya sa Rated K, no, pinifeature siya kasi sikat na sikat siya. Tapos, sikat siya sa mga parody. So, napanood ko siya doon. Ang sabi ko sa sarili ko, kaya ko rin gawin yung ginagawa niya, magsulat ng mga parody.
Kaya na-inspire ako, so nagsulat ako. Tapos in-upload ko sa Facebook, nag-viral. Yun yung Despacito na sumikat yung Despacito, yung Despachamento. Yun yung time na nanalo si Presidente Duterte. So ang ginawa ko, imbis na Despacito, ginawa ko Despachamento, tapos binago ko yung mga lyrics. Nag-million views siya hanggang sa nagkaroon ako ng mga followers. Pagkatapos nun, gumawa ulit ako ng, kasi lagi ako nakikinig ng programa ni Rafi Tulfo, laging may problema sa mga OFW. So ang ginawa ko, gumawa ako ng parody ulit, yung Island in the Stream. Ginawa ko siyang ikay nag-aa, no, tungkol sa mga OFW na nagkahiwalay dahil may mga third party. So nag-viral ulit siya. So in one day lang, million-million ang daming nag-share nun. Hanggang sa dumami yung followers ko. Tapos, gumawa ulit ako ng mga parody. Ang dami kong ginawa na puro million views. Hanggang sa nakaipon ako ng mga followers. Wala akong kinikita noon. Nagpapasikat na ako ng kapasikat sa social media. Hanggang sa may mga nag-advise sa akin na mag-YouTube ka na kasi yung mga video mo ginagamit na ng ibang mga vlogger, sila ang kumikita. So ang ginawa ko, hinayaan ko lang. Sabi ko, darating naman ang time. Ang ginawa ko lang, nag-upload sa Facebook kasi ang ginawa kong diskarte, magpaparami muna ako ng followers para pag nag-YouTube na ako, pagka i-promote ko sa Facebook, yung YouTube channel ko, mabilis lang ang umangat yung YouTube channel ko. Yun, so, kaya ko sinasabi sa inyo yun, yung mga nakaraang buhay ko, para gusto ko lang ma-inspire kayo, gusto ko rin malaman ninyo na ang hirap talaga ng buhay, mahirap yung buhay ko dati, no? Kasi kaya ko sinasabi mahirap, kasi ngayon, medyo nakakaahon ako dahil sa YouTube. So, paano ba binago ni YouTube, or ng Facebook, or ng social media yung buhay ko? Grabe, alam nyo guys, kayo ha, mga Boreas vlogger, especially yung mga monetized na dyan, napakaswerte ninyo kapag na-monetize na kayo. Lalong maswerte kayo kapag nakatanggap na kayo ng unang sahod. Dahil, ang mga vlogger, no, kayo mismo ang gagawa ng pera ninyo. Ako, ang sahod ko dati ay 30,000 nung driver. Siguro, sasabihin ko sa inyo to para ma-inspire ko kayo. Siguro kung lahat ng mga nag-vlog, i-mute nyo na lang yung sasabihin ko kung magkano ang pinakamalaking sinahod ko. Huwag nyo lang isama sa... i-mute nyo lang, i-mute parang... Ang pinakamalaking sinahod ko nung kasagsagan ng pandemic, yung kalakasan ng views ko ay sumahod ako ng buwan. Yan. Yun yung time na pandemic, nag-design ako sa driver, tapos nag-focus ako sa pagbablog. Yun yung time na nangisda ako sa Bukana, sa Lasugbo. No, so, alam nyo, nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng lupa, dalawang lupa nabili ko, nakabili ako sa Calatagan, sa Bukana, nakabili ako ng bahay, nakabili pa ako ng lupa, nakabili ako ng maraming bangka, nabilan ko ng lupa ang mga magulang ko sa Mindanao, yung kapatid kong bunso, walang problema sa pag-aaral ngayon, nabibigyan ko, may talagang binibigyan ko ng pera, tuition, pangbaon, yung mga anak ko, anytime pwede silang humingi ng pang-Jollibee, nabibigyan ko kaagad. Talagang grabe ang blessings, as in, kung gaano kahirap dati, ngayon, sobrang-sobra yung mga blessing. Dahil yan sa YouTube, kasi lumakas yung views ko. Ang laki ng sinahod ko, pero isang beses na ako sumahod ng ganong kalaki, kasi nga, sobrang laki ng mga views ko dati. So ngayon, hindi na ganong kalaki, pero sumasahod pa rin ako ng maganda. No, kasi, malaki ang sahod sa YouTube kapag marami kang views. No? So gusto ko lang i-share sa inyo, i-deliver sa inyo yung message na kayong lahat na nandito, kayang baguhin ng YouTube ang inyong buhay. No? Ako, pinago ni YouTube ang buhay ko sa pamamagitan ng dagat, kayo nandito kayo sa dagat. Nandito yung isa sa mga pinakamagandang content na pwede nyo i-content, na pwede kayong mag-viral. No? Kung sino, pwede bang taas kamay yung mga sumahod na? Yan, congrats sa inyo. Napakaswerte nyo dahil kayo ang gagawa ng pera ninyo. No, sana lahat kayo ay umangat din, dumami rin ang inyong views, at sana umangat din kayo sa buhay sa pamamagitan ng YouTube. Tandaan lang ninyo na ang YouTube po ay hindi nyo siya masasabing safe ka na for lifetime na. Yan po ay opportunity.
So habang nandyan pa yung YouTube, i-grab niyo yung opportunity. Kung halimbawa, katulad, magkatulad tayo na hindi nakapag-aral, ako hindi ako nakapag-aral ako, pero hindi ako nakatapos. No, kung halimbawa, yung mga wala nang ayaw nang mag-aral, kung sakali matatanda na, no, or talagang wala kayong pambayad sa pag-aaral sa mga kurso na gusto ninyo, kung wala na talaga kayong ibang option, halimbawa, i-try niyo ang YouTube, no, katulad niyo, nag-YouTube kayo. Ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Yung mga kapatid ko, tapos lahat sila. Pero, ako yung medyo may maluwag-luwag ngayon dahil nga sa YouTube. So, dahil nga ang YouTube ay hindi siya for lifetime, no? Hindi mo masa, biglang nagsarado ang YouTube, biglang nawala yan, patay na rin ako. Wala lang pagkakitaan. Kaya ang ginawa ko, nag-invest, habang malakas pa, malaki pa ang sinasahod ko. Namili ako ng mga lupa, ganyan, nag-ipon, para kung sakali mang mawala na ang YouTube, safe na ako, meron ko din ako mag-business, or baka may dumating na naman na ibang platform. Habang naghahanap ako ng ibang pagkakakitaan, meron akong sapat na pondo para mabuhay habang, no, kung sakali lang, no, kung sakali mawala ang YouTube. So, ang ma-advise ko lang sa inyo, kasi ang dami nyo dito, ang dami nyo, napakasulit nyo ang Team Burias. Yung pagbablog sa laot, no, gusto ko lang i-congrats si Choi. Saan si Choi? Si Choi po ang pinakaunang, ayan, pinakaunang Burias vlogger na nagkaroon ng 1 million views, no? 1 million views, tapos sinundan ni Captain Dodong, 1 million views, tapos si Ka-Brownie yata, saan si Brownie? Ang 900 ngayon, so congrats, magkaroon kayo ng 1 million views. So ibig sabihin po, tsamba-tsamba lang talaga, jackpot-jackpot lang, or diskarte. Sa pagbablog, hindi po pwedeng masipag ka lang, masipag, no? Sipag at syaga, hindi po pwede, kailangan diskarte. Kasi ang kailangan mo dito ay views. Kapag ang ilagay nyo sa utak ninyo ay kailangan sipag, syaga. Wala pong mangyayari, no? Kapag nag-upload kayo ng video, tapos 100 views, hindi umabot ng 1,000 views, nag-upload na naman kayo ng video, wala pang 100 views. Upload na naman kayo kinabukasan, wala pang 100 views. No, pero ang iniisip ninyo ay sipag at syaga lang, makakamit ko rin yung magbabayaran din ako, ganyan. Wala pong mangyayari sa inyo pa ganun. No, kasi iba ang YouTube industry, no. Kailangan dito, ilagay isentro niyo sa pagba-vlog ay yung diskarte. No, kapag hindi po kayo hindi umangat yung YouTube channel niyo, hindi umangat yung views niyo sa tatlong upload ng ganyan. Subukan niyo yung ibang content, o kaya gawin ninyo yung mga ginagawa nila Captain Dodong. Yun ang diskarte. Kaya siya nag-1 million views dahil sa thumbnail at saka sa title. No? Ako, nagkaroon din ako ng magti-3 million views na yung akin. Yung kung sino man nakapanood din yung karera, balik-mabang karera na halos lahat na matayan. Diskarte ko po yun kasi nga, hindi na ako nag... Di ba? Yung mga pagka inirekomenda ka sa YouTube, sa newsfeed, lahat ng mga tao, kasi uso ngayon yung mga chismis-chismis eh. Kapag dumaan yun sa kanilang wall, ipipindutin nila yun. Kahit hindi nila panuorin yun ng buo, pasok na sa views yun. So yun po yung diskarte. No, minsan gumawa kayo ng diskarte. Halimbawa, sa Bukana, mayroon kami mga vlogger dun na ang baba ng mga subscriber pero nagmi-million views. No, shoutout sa Jumon. Kasi nga, ginagawa nilang thumbnail yung mga sexy, mga maganda. Wow! Yan po yung diskarte sa pagbablog. So nagkakaroon sila ng mga million views. Lumalaki yung channel. Hindi naman yan sa magkakaroon kayo ng mga bashing, pero hayaan nyo lang. Discarte. Lalo lang kayo dito, nandito kayo sa beach, no? Maraming mga maliligo dito. Magpaalam lang kayo. Binibigyan ko kayo ng idea na pwede kayong mag-viral, no? So, kapag nagkaroon kayo ng 1 million views, pwede kayong kumita ng 50 to 60,000 isang video, no? So, pag-igihan nyo, sikapin ninyo na umangat ang inyong mga channel, magkaroon kayo ng maraming views. Para kung mahirap ang buhay, kayang-kaya kayong baguhin ng YouTube, no? Kung marami na kayong followers, marami na kayong views, easy money na lang talaga yun. Mag-vlog ka lang ng mag-vlog, nag-i-enjoy ka pa, sahod ka lang ng sahod. Ang isa sa pinaka-importante sa lahat ay suportahan kayo ng mga pamilya ninyo. Kasi, insan kasi, ang unang mga basher ay yung mga kamag-anak natin, no? Baga, pasika, karang pasika dyan, wala nang nangyayari sa buhay mo, ganun eh. So, ang nangyayari, mamawalan kayo ng pag-asa, matatamlayin kayo. Huwag kayong sumuko, no? Kapag wala kayong views, gumawa kayo ng paraan. Kung meron kayong chance na makakulab sa mga matataas na mga vlogger,
i-ano ninyo, i-grab niyo yung opportunity kasi dagdag sa mga followers yun sa views. No? Basta diskarte po, pakapala ng mukha. Kapag nag-vlog kayo na, gagawin na kayo, ako po si, ano pa kasi, John Igor. Wala pong manonood sa inyo. Kahit na, halimbawa, i-promote ko kayo, i-subscribe niyo si John Igor, ganyan, ganyan. Tapos pag lahat ng mga pupunta sa inyo, no, na nanggaling sa akin, papanoorin kayo ngayon. Kapag malamya kayo mag-vlog, hindi na manonood sa inyo ulit yun. So sayang yung mga pupunta sa inyo. Dapat, galingan ninyo ang pagbablog. Hindi po pwede yung malamya kayo. Wala pong mangyayari sa pagbablog ninyo. Kung pumasok kayo sa pagbablog, dapat makapalang mga mukha ninyo. Ano kayo, energetic kayo. Yun. Para yung lahat ng mga pupunta sa inyo, kapag nai-promote kayo ng ibang mga vlogger na malalaki na, kapag nag-upload kayo ng video, manonood sila, tatapusin nila. Tapos ang mangyayari niyan, dadami ang subscriber ninyo kasi manood pa ng manood yun kasi ma-enjoy sila manood sa mga vlog ninyo. Tapos, yung pag-i-edit, marami pa akong napanood dito, no, kahit ako kasi hindi na ako lang, hindi na ako, raw vlog lang ako, pero isa sa pinaka-importante sa pag-vlog ay yung pag-i-edit. Tanggalin ninyo ang mga dead spot, no. Halimbawa, pag sinabi nyo, ako si John Igor, tapos nag-iisip kayo na sabihin, tuloy-tuloy nyo lang, sige, kunin nyo lang yung mga ginagawa nyo dyan, pero pag nag-edit na kayo, yung dead spot na yun, halimbawa, pag hindi kayo nagsalita, tanggalin nyo yun, no, para yung mga manonood sa inyo, hindi bibitaw. No, para tuloy-tuloy. Yun ang isa sa pinaka-importante sa pag-i-edit no, ng vlog. Tanggalin nyo yung dead spot para yung mga manunood sa inyo, hindi sila mauhumay. No, tuloy-tuloy ang pagsasalita ninyo. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, no, tapos konti pa ang mga subscribers, mawawala ng gana yung mga manunood. No, yan po. Ay, mag-search na lang kayo sa YouTube kung paano mag-edit no, pagtanggal ng mga dead spot. Yan. So, itong mga sinasabi ko, nag-focus na ako sa pag-YouTube kasi nga gusto ko rin gusto ko lang i-share sa inyo at gusto ko rin lahat kayo ay umasenso sa pamamagitan ng YouTube. Siyempre, yung pag-aaral nyo, yung pabayaan kasi mas magaling kayong mag-vlog kapag napagtapos kayo ng pag-aaral. Kung may fortune na mag-aaral kayo, mag-aaral kayo tapos kung may chance na asenso kayo sa pamamagitan ng pag-vlog, hindi i-grab niyo yung opportunity. So, sa dami nyo dito, imposibleng walang isa na aangat sa inyo. No? Sana huwag kayong mag-ingitan. Napakasulit ng mga vlogger ngayon, especially sa inyo, nandito kayo at saka suportado kayo, no? Dinaluhan kayo ni Mayor. No, hindi po lahat ng mga vlogger sa isang barangay ay suportado ng gobyerno. No? Salamat tayo dahil kayo, nandito si Mayor, sinuportahan kayo. Pwede kayong maging boses ng Burias. No? Kapag mayroong isa sa inyo, na, halimbawa, si John Igor, no? Umangat, lumakas, sumigat ng gusto. Pati kayo, mahihila kayo pataas. Kasi magkapit-bahay kayo, pwede kayong makipag-vlog sa kanya. Aangat din ang inyong mga channel. Ngayon, kapag gumaling kayo sa pag-vlog, aangat din naman kayo. Tapos, mahihila nyo rin yung iba. Aangat kayong lahat. Kapag lahat kayo ay sumahod ng maganda-ganda dito sa Burias, ang laki pong bagay na maiambag nyo sa, dito sa lugar ninyo, no? Sa Burias, mapasikatin ninyo ang inyong lugar. Lalo na yung tourism, yung mga turista, ang dami yung di ba, lalakas yung, ngayon nga sikat na ang Burias dahil sa nila, John Igor, si Chop at kay John Riot, John Igor, si Master James, no, si Captain Dodong, si Jokes, Pianoli, tsaka si Frankstar, no? Huwag niyong kalimutan magpasalamat kay John Igor, no? Kasi si John Igor kasi, nung umalis siya sa trabaho, nag-resign, nag-focus siya dito sa Burias, tapos in-invite niya sila lahat ng kung sino man nandito sila John Riot, no? Kaya nagkaroon ng community dito na vloggers. Shout out din sa lahat ng mga na-promote ni John Riot. Wala si John Riot dito, eh. At sa mga team, ano, Magic 7 ba yun? Magic 7. Maraming salamat sa kanila. Yun lang. Tapos magbibigay lang ko ng tip, no? Para paano mag-viral. Sa lahat po ng mga mangingisda, kapag mayroon po kayo nahuli na, halimbawa, tanigi, or ano ba yung mga tuna, or blue marlin, yan po ang isa sa mga napakagandang videohan. No, yung mga tanigi na nahuli ko sa vlog, halos lahat po yun, million views, lalo sa Facebook, million talaga ang mga views niya. So kapag ang vlog niyo ay mahaba, i-upload niyo sa YouTube, huwag niyo po siyang burahin. Isave niyo yung video, no?
yung pinaka-highlights, halimbawa, nag-vlog kayo mula dito, punta kayo sa sakay ng bangka, tapos mahaba ang vlog nyo, halimbawa, 1 hour. Ngayon, pagdating yung sa laot, nakahuli kayo ng taniki, na-videohan yun. Yung part na yun, kukuli nyo yung part na yun, halimbawa, mga 3 minutes lang, huwag nyo i-exama lahat, i-reserve nyo siya, tapos kumawa kayo ng Facebook page. Sa Facebook, napakabilis mag-viral kaysa sa YouTube. No, kapag nakahuli kayo ng tanigi, isave nyo yun kasi napakagandang content yun. Tapos i-upload nyo sa Facebook, may chance kayo mag-viral, mag 1 million views kayo doon. Tapos kapag nag 1 million kayo doon, magkakaroon kayo ng maraming followers, marami nang follow sa inyo, pwede nyo nang i-promote yung inyong YouTube channel sa Facebook. Ganyan po ang ginawa ko. Kaya nung dumami yung Facebook followers ko, nung nag-YouTube ako, nung sinabi ko na ito po yung YouTube channel ko, ang bilis agad umangat ng YouTube ko. Napakalaking tulong ko sa Facebook. At the same time, ang Facebook, pwede na rin siyang ma-monetize. So ako, sumasahod ako sa YouTube, sumasahod din ako sa Facebook. So yung lahat yung mga ina-upload ko sa Facebook, sa YouTube, ina-upload ko rin sa Facebook. Kaya may sahod, ganyan. So sana, kayong lahat ay umangat din. Huwag po kayong maghilahan, huwag kayong mag-ingitan, no? Sana umangat kayong lahat. Kapag umangat kayo, malaking tulong po yan sa, dito sa community niyo sa Burias. Yan, at saka pwede kayong maging bosses, no? Ng, dito sa Burias, magdala kayo ng maraming turista. Yan, at yun lang. Napakalaking bagay po na magkaroon kayo ng maraming views pag umasenso kayo sa YouTube. Pwede kayong yumaman, pwede kayong dadami ang pera ninyo. Huwag lang kayong magwaldas, mag-ipon kayo kasi ang YouTube, hindi mo siya masasabing, wala kang assurance sa panghabang buhay. No, opportunity po siya. So, kung sino man yung hindi nakapanood sa akin, sa driver pa ako, pwede nyo panuorin yung buhay ko bilang driver, kung paano ako umangat sa YouTube, kung paano ko nagawa yung, kung ano mang meron ako ngayon. Nakatulong na po ako. Marami na akong charity, marami din nag-sponsor sa akin dahil po yan sa YouTube. So, magpakatotoo lang kayo. Huwag niyong kalimutan, dumiskarte po kayo. Yan, so, mamaya, kung magkahalo-halo, bilo pa tayo, pwede kayong magtanong sa akin kung ano nga dapat yung gawin. Mamaya, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng mga tags. No? Kasi baka marami pang hindi alam nun. Kailangan yun sa YouTube. Yun, salamat ulit sa Burias, no? Sa pag-welcome sa akin. Sobrang, hindi ko in-expecto na ganito ang, alam kong, wala akong alam na may surprise. Nalaman ko na lang kanina dun sa dagat dahil kay natunas, sino natunas kanina? Ha? Yan, salamat. Wala na akong, hindi ako nakapaghantay. Basta kung ano lang sinabi ko, sana ma-inspire ko kayo. At, pag mawala ang views niyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gumawa kayo ng paraang diskarte, huwag kayong maniwala sa tiyaga sa pag-YouTube. Kapag mababa ang views, gumawa kayo ng diskarte kung paano tumaas. No? Kakaiba. Bibigyan ko lang kayo ng ano pala, content isa. Dito sa inyo, napakalinis ng dagat. Pamamulot lang kayo ng basura dyan, content na yun, matutuwa pa sa inyo mga tao. No? Kapag may nakita kayo mga basura dyan, kaysa yung isla dun. Kaya ako kasi ginagawa ko yan dati. So, namulot na ako ng basura, ang dami kong views. Maraming natuwa sa akin. Maraming matutuwa sa inyo. No? Basta marami kayong pwedeng gawing content dito sa dagat. So, pagka nandiyan naman sila, dyan Eagle, mga big, Magic 7, baka nandito sila, pwede kayong magtanong-tanong lang sa kanila. At sana, pag dumating yung time na mga isang taon, ganun, may marami nang nabago sa inyo. Doon sa amin, sa Bukana, marami na pong nabagong buhay dahil sa vlog. Yung sa mga pinumot ko doon. Yan, isa na si Kapayaso dyan. Si Kapayaso, grabe ang hirap ng buhay. Ngayon, okay na siya dahil sa pabablog. Basta mag-ipon lang kayo. Yun lang. Uulitin ko, maraming salamat. Pasensya na, medyo napahaba yata. Okay lang. Maraming salamat sa pag-welcome niyo sa akin. At sana makabalik ako ulit dito. Pero malamang baka babalik ako dito. Dadalhin ko yung pamilya ko. Yan, maraming salamat kay Mayor Maxim Dazaw sa pagpunta. Buhay kayo lahat ng mga vlogger lang sa inyong Burias Island. Thank you. Ayan. Thank you so much, Sir Japper. Wow, napakaganda nung sinabi ni Idol Japper. Yung mga talagang wala siyang tinago. Lahat ibinigay niya nung nag-umpisa siya at hanggang sa ngayon na ano na yung naabot niya. Napaka-multing tao. At nasabi niya lahat yung ano dapat sabihin. Ayan. Ayan.